Doc and mga Momshies. Ito, ako personally, sobrang nakaka-worry yung balitang to kasi it was all over the news. Isa pang bumabalik ngayong 2020 ay ang sakit na polio. And last week, lumabas na nga yung first ever case ng polio dito sa Metro Manila. Kasi di ba nagsimula yun sa Mindanao. And as of today, overall, 16 cases na ang meron sa buong bansa since na bumalik ang polio last September. So, Doc, please paka-explain ulit, ano ba yung polio, ano yung nangyayari, at paano ito nakukuha? Okay. Yung poliomyelitis kasi, actually, yung ating bansa is 20 years polio-free. So, since 20 years ago, talagang walang nagkaka-polio sa Pilipinas. Kaya lang, nakaka-bad lang na news kasi nga last year, nagkaroon ng mga cases and talagang confirmed na meron ng mga bata na nagkaroon ng infection na to, ng poliomyelitis or polio. So usually, ang pinaka mga signs and symptoms nito, ganun pa rin, mga lagnat, ubusipon, pero ang pinaka-worst, parang napaparalyze yung parte ng katawan nila. Anong parte po may ito? Parte. Usually dito sa may lower extremities or sa mga binti sa baba. Paano nakukuha ang polio, Doc? Paano nakahawa? Sige. Yung polio kasi, pwede siyang mahawa dun sa feces ng tao. Usually kasi dun siya nanggagaling sa dumi ng tao. So for example, may mga bata naglaro or something, kunyari, nagdumi sila, nahawakan nila na hindi sinasadya, and then naglaro sila, kumapit sa mga toys nila, then yung toys nila, sinubo. So that's the time they can be infected by the poliomyelitis. Pero dapat ba yung stool na yon is already, the person is already infected with polio? Yeah. Okay. Kasi kala ko yung pag-baby may polio, diba? Feeling ko, paano siya ita-transfer? Kasi kung yung taong yon meron na siyang case of polio and then nagdumi siya. Pero paano mo malalaman na may polio, diba? So dapat talaga hindi maisubo yung poops ng baby niya. Kahit anong poops. Kasi ang nangyayari siya, for example, yung isang baby na meron kasi tayong polio vaccine na tinatawag. Yung polio vaccine yan, meron siyang polio virus na kasama. So, ang ginagawa ng polio virus, once na kasi may oral polio, tsaka merong injectable. Yung oral polio, within 1 to 3 years, one year old ng bata, 3 times binibigay yon. Yung inactivated polio vaccine, binibigay siya once. Ang ginagawa ng polio virus dun sa katawan, so once na binigay yung oral polio sa katawan ng bata, nag-a-activate siya. So once na na-activate siya, napupunta siya sa intestine, nagre-replicate. So parang yun yung nagiging defense ng bata dun sa type ng mga infection na yon. Pero